para sa atin hindi. Yes. Dapat fair ang labanan. Parang fair. Siyempre, Diyos ko. Ilang taon na ba siya? Alam niya ng mali at ano, bakit siya pumunta doon? Masakin naman kasi, maganda kasi ang exposure ng bata pagpapalaki sa kanya, di ba? So ito nakakatandang mga peki, sila yung mas may experience sana na itutuwid nila, alam na rin mali at tama. Correct. Pero mali pa rin ang itinuturo nila dun sa bata na hindi pa masyadong muwang nila ibuking at yung mga baho na magumagawa na ganito. Correct. Kaya gusto ko yung hustisya kay Sandro Muno. Kasi dahil alam na at alam niyang lalabas, inunahan na lang niya. Take one side. So, we really have to be fair and take both sides. Correct. Para mabalansin natin. True. Alam niyo, until now, pinag-uusapan pa rin yung mga yung anak na batikan na actor natin na si Ninyo Mulap. Is yung anak niya, di ba? Tsaka si Jojo. Nuna. Tama ba niyo niya? Si Nones. Yes. Na parang nang molest siya doon sa anak na. So pag-usapan natin yun. Kanya-kanyang opinion lang to, ha? Correct. For ano lang. Sa opinion nila naman, alam mo, ngayon lang sila base ng mga ganyan. Pero alam naman natin na, alam mo, decades ago or more than like mga 4 decades, nangyayari na yan. Before pa, no? Ngayon lang talaga na. Powerful lang social media talaga. Isang post mo lang, pwede na i-booking at yung mga baho na magumagawa na ganito. Correct. Kaya gusto ko yung hustisya kay Sandro Mula. Correct. Pero bago sa natin, hindi. Yes. Dapat fair ang labanan. Parang fair. Siyempre, Diyos ko. Ilang taon na ba siya? Alam niya ng mali at ano, bakit siya pumunta doon kung hindi niya gusto? So, okay. Kung ayaw niya, kahit pilitin siya. Ay, dapat mabait pala ako. Kung ayaw niya. Girl, malabas ka niyan. Hindi. Oh. Ano? Basta ayaw, ano, para fair lang. Correct. Pero doon sa ating kapatid, fair din sa kay ano anak ni Ninyo. Ninyo hindi mo pwedeng... Hindi kasi natin alam kung ano nangyari, pero sa akin, dapat fair. Ang sa akin naman kasi, maganda kasi ang exposure ng bata pagpapalaki sa kanya, di ba? So ito nakakatandang mga peki, o sila yung mas may experience sana na itutuwid nila, alam na rin mali at tama. Correct. Pero mali pa rin ang itinuturo nila dun sa bata na hindi pa masyadong muwang sa mundong ganitong show business. Pero diba, parang, ko lang yun, ha? Pero diba, parang ano, sa dami-dami ng mga artista na sumisikat ngayon, parang ang nagbukas talaga at naglakas ng loob is si ano lang talaga, si Sandro Mulap lang talaga. At sumunod si Gerald Santos. Oo, at saka nagsunod-sunod na, malay natin, may mga bagong mga artista pa na maglabas ng ano, mga sa loobin nila na sumikat sila. Ay, na parang feeling ko hindi na yun. Kung meron mang ginawa pa ng ganun at may karir na sila ngayon at mga sikat na, bakit ko pa ilalabas? Tama. Sa bandang ano, nakatulong din. Hindi, end of the day, parang ano. Hindi, kasi ako for me, ha, dun sa part na... tawag dito, si Sandro is na kaya niya mag-open up or i-open yung ganitong issue doon sa mga executive ng tinatawag nilang individual worker ng GMA. So parang doon kasi executive, so alam nyo naman na ang mga tao ngayon is ang gusto sumikat na ang pinaka-choice nila ngayon is sumikat para may ano eh, para makarao sa everyday or makaahon sa kahirapan. Pero not at all is pinanganak ng anak ng artista or may pera para tawag dito, hindi sunggaban yung mga ganung ano, ganung offer, 'di ba? Pero most of them na opera. Ang dami talaga, may mga nag-offer talaga na ganyan kasi halimbawa ikaw pa yan si Magdalena, uy anong tawag nito, pasisikatin kita ganito, bigyan kita ng ganyan, bigyan ng brand new car. O di ba, isama kita sa ganito vlog. Sa ganitong project, ganyan. Alam mo na natin. Ito na naman sa akin, nangyayari yan sa buhay talaga na normal na kinakagisnan natin ngayon. Yun lang talaga kasi sa show business, big deal. Pero behind the scene, alam mo mga normal citizens, may mga offers, mga citizen proposal din. Actually, hindi siya big deal sa showbiz industry. Ang big deal siya sa mga followers, sa mga audience, sa mga supporters, ganyan. Pero behind the showbiz, parang it is normal for normal them. Normal sa atin, pero dun sa people involved, lalo na sa family nila Mulak, siyempre sa kanila, yes, it's a big issue. Yes, so, kasi mayaman talaga sila. Alam mo yung pinanggalingan ng pamilya, karis pa respeto talaga. True. Correct. Pero still, kailangan, no, i-pray pa rin natin yung mental health ni
ano, Sandro Mulak. Siyempre, it's a traumatic experience sa kanya. So, parang sa in a young age, sabi nga dun sa Senado, is para until now, nakakaranas siya ng anxiety attack dun sa sitwasyon niya before. Pero ang, let's pray. Ang lakas, na, ang tapang din ni, ni Sandro Mulak na ilabas na yung katotohanan. Ano. Pero di natin alam kasi di pa kasi parang... Kasi dahil alam na at alam niyang lalabas, inunahan na lang niya. Yeah. Hindi ko naman, hindi ako nag-ginajudge ko, pero baka lang, sariling opinion ko lang, baka lang, inunahan na niya kasi baka may mga CCTV, footage na lalabas, inunahan na niya. Correct. Alam mo naman sa atin, dito sa Pilipinas, diba, pag unang lumabas, yun ang pinapanigan muna. Uh-huh. We always take one side. So, we really have to be fair and take both sides. Correct. Para mabalansin natin. True.